bagay sa lens ng mata ko. Kaya ayan, magpapagawa tayo ng bagong salamin, guys. At on the way na rin tayo. Hindi na ako pa nakapag-intro sa bahay at nagmamadali. So, papakita ko sa inyo kung paano magpagawa ng salamin dito sa Japan. Siguro, katulad lang din ng sa Pilipinas. Una guys, mag-peel off dito. Yan. I-check yung lens ng mata. At yan. Kasi dati pa rin yung pinilagay ko. Yun lang. Ito lang ang medyo mahigpit kasi guys. Tama ba? Yan. Medyo umano. Masakit sa ganito kasi guys. Kaya mamimili tayo ng frame. Bagong frame. Ito guys, katulad ng aking dating salamin na naiwan ko sa Pilipinas. Yan. Alin kaya? Ang hirap mamili guys kasi sobrang dami talaga. Grabe. Ito, pag-iba sa akin ito guys. Okay, ito. Kasi parang maliit yung kanina. Grabe guys, ang hirap mamili. Yan. Iba-iba kasi ng presyo guys. Doon may isang lapad. Dito may lahating lapad. Roxing Grice. 6,800 yen. Doon, 10,000 yen. Iba-ibang price. At syempre guys, pagmamahalin. Masarap, maganda yung fit niya. Kaya yun. Kaya lang, mahal siya. So yun na guys, ito na lang ang napili natin. Yan. Ito na lang. At medyo mabigat kasi yung mga nandito. Mas maganda yung ano, parang wala kang suot guys, di ba? Meron pa daw sa mga banda dito. Kaya dito tayo pupunta guys. Balikat para mamayang 2 o'clock guys. At syempre para pinapalitan ko siya guys dahil matagal pa pala makukuha pagka ano, pag kami yung magkapalit ng kulay. Kaya yun, mamaya pang 2 o'clock makukuha guys. Uuwi muna tayo at tayong tutulog at may pasok pa mamaya.
guys, at ito, nakuha na natin ang ating meganet or salamin. Ayan, at maganda na siya sa guys. Ayan na guys, ang ating salamin. Nakuha na natin at malinaw na. Hindi na katulad nakakahilo, tapos mabigat yung frame niya. Kaya ito guys, saktong-sakto lang at yan. Nakuha na natin agad-agad. So, yun na nga guys at thank you for watching.